Hello po, isang magandang umaga po sa lahat. Andito po tayo sa Expo. Bumalik po tayo. Magbibigay po ako ng update tungkol sa pag-a-apply ko sa pulan. Kasi ang kulang ko po ay stamping visa. Matagal na po akong mayroong working permit, yung mga dokumento na galing sa pulan. Andito na, pinadala na sa akin lahat. Bali, ang kulang na lang, stamping visa. Ang kalakaran kasi nila sa Abu Dhabi, online appointment, pero ildaan nila sa raffle. Ito po. Andito po tayo sa Expo. Yun, Expo Dubai 2020. Dapat sa 2020 ito, na-postpone lang dahil sa COVID. Ngayon na itinuloy sa 2021. Nag-umpisa ng October 1, matatapos ng March 31, 2022. Bago natin pagpatuloy po, kung ikaw po ay baguhan lang po dito sa aking channel sa International Trackers, huwag niyo kalimutan na pindutin yung subscribe button, yung kulay pula sa bandang kanan, mayroong notification bell. Piliin mo nyo nung yung all para palagi kang updated, kasi araw-araw tayo mayroong video tungkol sa pag-apply ng pulan, Dubai tour, at yung pagkabuhay natin sa Pilipinas, pag-alaga ng mga hayop. Ito po, huwag niyong kalimutan mag-like and comment. Kung pwede niyong i-share, kung ano yung pizza na ibibigay nila, kasi iraraffle yan sakaling mga kagaya ng February, mga pizzas February, dyan ka matapat, halimbawa pizza 5, pag raffle dyan, matapat ka dyan, yun ang appointment papunta sa Abu Dhabi, sa Pulan Embassy sa Abu Dhabi. Yun po ang ibig kong sabihin. Kaso po kay gabi po hindi po tayo napasama ulit. Ulitin ko po, hindi po tayo napasama dahil po sa maraming mga kadalihanan, mga dahilan. Unang-una po itong pandemic ngayon, dahil alam niyo po, naghigpit po ang mga ibang mga bansa, ang iba pa nga nag-lockdown pa. Ayun po. Ngayon, yun ang isang dahilan na medyo napatagal po tayo. Ang agency ko po sa Pulan, yung The Best Time International, ay nakabase sa Jaraslo, Pulan. Wala po silang kasalanan po dito, kasi ginagawa po nila ang lahat para po maprocess yung mga papel. Kaso lang, hindi naman nila hawak yung Pulan Embassy. Ang Pulan Embassy, mayroon yung mga kanya-kanyang patakaran. Ganun po, susundin natin yung proseso. Ang isa pa, mayroon pang isang sigalot sa pagitan ng Russia at saka Ukraine. Dahil po, ang Ukraine po ay magkatabi sila sa Pulan. Ang Pulan po ay isang mga negosyator yata. Parang nagalit na yata yung Russia. Sana po hindi matuloy po itong malaking digmaan po. Ipagdasal natin na mayroong kapayapaan po na sa Hebrews 13:1, let brother love continue. Ngayon po, kailangan magmamahalan po tayo, mga kapatiran sa buong mundo, kahit anong lahi.
hindi yung solusyon yung gira, digmaan, kung hindi ang solusyon dito ay magpakumbaba ang bawat isa. Ganun po. Sige lang po, kasi kung pinagdasal ko sa Panginoon na kung ito po ay ipagkakalob niya sa akin na ako po ay magapunta sa bulan bilang tracker, trailer driver, itong mga buwan ng Pebrero, medyo matagal-tagal pa naman ang working permit ko, matagal-tagal pa naman ma-expire, September pa naman. Okay lang po, kasi po ano po, mayroon pa akong plan B kung sakaling ito ipagkakalob sa Panginoon na pauwiin ako sa Pilipinas. Diyan na po ako mag-alaga ng mga hayop, kasi yung diyan ako gusto na ako pauwiin, kasi namatay yung bayaw ko, wala na siyang kasama. Mayroon siyang 9 hectares po, mayroon siyang pinsan, pero doon sa kabila matanda na rin, pero yung lupa na yan 9 hectares talaga. Mag-alaga na lang po ako ng ano, ng baboy, small piggery lang po, at mag-alaga ako ng itik pinas. Palagi kong pinag-aralan ay yung baboy. Matagal ko na pinag-aralan kung paano mag-alaga. Ngayon po ang pinag-aralan ko yung itik, kasi magandang negosyo naman po. Itik, kambing, mayroon na po kulungan sa kambing. Dati umabot ng 100 yung mga kambing nila. Kaso lang, unti-unti nagiging 20 na lang mahigit, kasi bininta, kinatay. Matanda nang yung namatay na yung bayaw ko, nagdesisyon na yung binang ko na ibininta na lahat. Sayang nga eh, hindi ko nalaman na bininta lahat. Kulungan lang na naiwan. Sabi ko sa binang ko, huwag nyo nang gibain yung kulungan, kasi yun ang magbibili ako ulit ng ano, ng kambing, pabo, kung ano-ano po. Importante po kalabaw sa amin, kasi yung kalsada po hindi madaanan ng sasakyan, maputik talaga, dekada-dekada na, puro lang pangako, wala namang nangyayari, lapit-lapit lang sa Tagum City po. Mabuti pa yung lugar ko mismo sa Davao de Oro po. Ngayon nalaman ko kahit saan, kahit nasa looban, sementado na, samantala itong 7 kilometers lang away from the city. Yan po, expo ay hindi makikita dito. Ito po. Yan po. Yan po ang expo. Ang ganda po, oh. Yun na, Dubai, Japan, India. Ito po, ang laki po. Kasi nga po, mayroon ng yung bayaw ko, mayroon siyang pinagawa na pispan. Medyo malaki-laki ng kunti. Kaso lang ang tubig ay stagnant, hindi flowing. Naisipan ko na yun na yung gagawin kong paliguan sa mga itik. Kasi paliguan lang naman eh, hindi naman iinumin. Ang isa pang kagandahan doon, pag mag-alaga na kong mga hayo, yung dati napanggit ko na kompleto na lahat, may mga dalawang kawayan, klaseng kawayan, may kawayan na pang gagawing pang bakot, at isang kawayan na gagawing pang furniture, yung matibay talaga. Yung mga kahoy, arami doon, madami doon, yung mga mahogani, may malalaki na. Lapstick, may mga nara, pero yung nara, hindi ko gagawing ano yan, pang sa kulungan.
gagawin ko lang ng ano, mga pagpagawa ko ng upuan sa divider sa kabinet. Madami yung nara doon. Ito po ay yung ano, yung bubong, mayroong maraming anahaw doon. Yun na yung gagawing bubong, mas ano pa, mas maganda sa mga alagang hayop kasi hindi mainit. Susundin ko po yung pattern ng ano, yung baboy ang walang amoy. Yung sahig niya, yun ang yung biddings niya, yung ipa. At kasi pinag-aralan ko talaga yung ano sa feed pro po, palagi kong pinapanood. At saka sa iba pa, hindi talaga nangangamoy ang ano, yung kulungan. Pati baboy maganda rin, medyo malinis kasi mayroong waluing apple. Saka yung ano po, yun na po ang bala ko talaga, mag-alaga ng mga hayupan, baboy, school bigiri at mga itik, pabo, kambing, manok po, marami ng manok yung benang ko. Hindi na problema yan. Kalabaw po ang pinaka-importante po. Sana po patuloy po kayo mag-support sa akin kasi araw-araw tayo yung magbibigay ng update kung saan matay mapadpad dito. Kung mapunta ko sa Pulan or sa Pilipinas. Panginoon na nakakaalam po dito. Sana po kung ano man ang ipagkakalob sa Panginoon sa akin, dasal na talaga ang importante dito po. Huwag natin pilitin ang sarili natin na kahit sabihin niya na huwag kang tutuloy, pilitan natin kasi may hindi maganda ang kinabukasan natin doon. Tiwala lang po tayo sa Panginoon po. God is the great provider. God is the great healer. Jesus Christ is the our personal savior. Jesus Christ is the great doctor, the great healer, the provider, the protector. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever, ever. Jesus Christ, the name above all names. Thank you po. God bless po sa bawat isa sa atin. Kita-kita tayo bukas ulit.